Hi everyone! At ito nga pong video na to ay galing pa sa cellphone ni Jet. Inedit ko lang po ngayon. Kadugtong din to ng kahapon kong vlog. At dito nga po pala kami bumili ng takoyaki. 60 NT nga po pala yan. At nandito po kami ngayon sa May Sanchong Night Market. At dahil nga hindi ako marunong talaga mag-Chinese, ayan, tamang turo na lang ako. Kaya Google Translate, tapos ituturo ko ba kung alin yung gusto ko doon. Para paraan na lang talaga para magkaintindihan dito at more on action talaga ako. At nagkakaintindihan din naman talaga kami. At ayan nga po, mukhang masarap na masarap talaga yung takoyaki. Tsaka si ate yung sexy. Nung time na to kasi, sabi ko kay Jay, natatakam ako sa takoyaki. Kaya ito muna yung una namin kakainin. Meron din naman nagtitindang takoyaki dito sa amin tuwing Tuesday, dun sa May Night Market. Kaso nga minsan, tinatama akong bumaba, hindi na ako nakakabili kaya na-miss ko talaga tong takoyaki na to. At kung magbe-baby talaga kayo, nako, it's a must talaga na magkaroon kayo ng baby carrier na yan kasi ang laking tulong at ginhawa talaga sa pagbubuhat ng bata lalo na kapag mamamasyal kayo. At ayan nga, todo support din si Jay sa pagbi-video kasi sabi ko magva-vlog ako kasi kapag ako magbi-video at hawak ko si baby, nako, magugulo pa talaga yan. Sobrang gulo ng video ko. Kaya shoutout sa asawa ko. I love you. Mwah! Kinikilig ako. So, yan nga, yan na yung order namin. Tapos sabi ko kay Jay, dito na lang namin kainin sa may tindahan ni ate. Sobrang takam na talaga ako. Tapos ang init pala niyan, amun nyo yan. Unang subo, luwa agad. Alam nyo ba, ang gusto ko talaga sa pagsasama namin ni Jay ay give and take talaga kami. Kunyari, minsan ako, busy ako, susubuan niya ako ng pagkain. Tapos kapag siya naman busy, subuan ko siya ng pagkain. Basta simpleng ganun lang eh, natutuwa na talaga ang puso ko. Tapos ako naman, kunyari pag nagtatampo ako or naiinis ako, tatahimik lang ako niyan. Tapos si Jay, kilalang hilala na yung ugali ko. Sabi niya, bakit? Ah, ang problema, ganyan. Kasi ang sarap din pala sa pakiramdam na alam niya yung ugali mo, alam niya na naiinis ka, o diba? Yung parang hindi ka niya nababaywala. Ay, sana, oh. At nalihis na naman ako ng kwento. At ayan, pumunta nga kami dito sa lotohan. Sabi ko kay Jay, baka maging milyonaryo na kami. Tumaya ako ng 539, tapos nagbingo ako. Tapos bumalik taya lang ako dun sa bingo. Pero alam nyo ba, pag nagbibingo ako, nananalo ako ng 500. Yung 25 NT mo, nagiging 500. Pero minsan lang din naman yung kapag nagtatapon ako ng basura, kaya bababa ako, tapos tataya ako ng bingo. Tumatama ako. Tapos ayan nga, nakita namin to, mukhang masarap yung kebab ba yung tawag nila dito. Tapos bumili kami, napakamahal din pala niyan, kakaunti lang ay 179 na yata. Tapos ayan nga, iniiwan ni ate kasi titimbangin niya muna yan bago niya i-slice na maliliit-liit. Yan po pala yan na merong ano, parang Arabic na taste na parang ewan. Parang maano, hindi ko nga trip yung pagkain na yan. Ang pagkakain namin ni Jay, excited pa man din akong kainin. Ayan nga, sabi ko kay ate, kakaunti lang yung bibili namin. Tapos ayan, tinimbang niya na 172 ata 79. Basta around ng mga ganyan yung price niya. Tapos kakaunti lang. Ayan, 176, 72, 79. 197? Oh my goodness! So yun guys, 197 binayaran namin dyan sa may kebab na yan. Meron siyang binigay na sausawa na ano, sibuyas lang. Masarap paliyempo ko dyan. Pero syempre, tinry namin kasi mukhang masarap naman pagkain, kaya go lang. Syempre, pag hindi masarap, hindi na kami uulit. Taya nung mukhang crispy-crispy. Kaso nung umuwi na kami ng bahay, syempre, nahanginan na, hindi na siya crispy. Kaya dapat pala pag bumili niyan, kakainin na agad. Inulam nga pala namin yan. At after nga po naming bayaran to, ay pumunta na rin kami dito sa may magandang pailaw. Tapos bumili kami ng ganyan, no? Tapos binigyan nila si baby ng sticker para hindi mag-iiyak at manahimik muna. At ang ganda nga dito, pang Instagrammable. Ayun, tama ba yun? Basta yun na yun. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow.